Hi guys, good morning, and nandito ako ngayon sa may Longlac, and sobrang haba ng traffic dito dahil sarado yung kalsada kasi black ice nga dito sa may Longlac, and 20 minutes away pa ako para makapasok sa bayan ng Longlac, and siguro lagpas pa ng Longlac yung sarado dahil sa black ice, and ako yung pinakalasin din itong sasakyan. Yan yung trailer natin, ang lamig. Grabe ang haba. Malayo-layo pa ako. Malayo-layo pa ako sa may Longlac, and takal-takal pa to. Mukhang matagal mabubukas kasi maraming naglaglagan ng mga truck dahil sa black ice yan, no? Black ice to. Yan. Bali, ito yung compact ice na natunaw dahil maaraw. Medyo nawala na yung araw. And then yun, nadulas na siya. Nagiging black ice na siya. Dahil natutunaw siya, then naninigas. Yun lang ang pangit. Ay, grabe guys, ang haba na. Yan, o. Oh. Yung banda dun, wala pa naman signal yung banda dun. Mahaba, no? Ang ganda, no? Ayan, ang ganda. Pero guys, ang sabi naman, nag-satellite na is reopen na yung highway 11 Longlac to Nipigon. Pero matagal pa to talaga, totally na makakanda ng mabilis dahil ang layo ko, and then baka one way lang siguro pinapadaanan. Ayan yun, tingnan natin, baka makita ko pa yung aksidente doon kung ano ba nangyari, kung malala ba kaya ganito katagal yung sarado kanina pang umaga. Tingnan natin guys, kung meron ipapakita ko sa inyo. Let's go. So yun guys, nandito tayo sa Calgary, Alberta, sa second drop, and papakita ko sa inyo kung ano itsura ng trailer. Yan ang itsura ng truck and trailer ko. Kailangan marunong ka maglaro ng trailer mo. Kasi kailangan ito, hindi ko pwede i-block to kasi daanan yan, and may fence doon. And then ito, hindi ko rin pwede i-block dahil may mga nagkakarga and may nag-unload doon. Kasi ito, kalsada na to. And ito yung trailer ko. Nakaganyan lang siya. Diba? Second drop. Naka-7 siya. Kailangan talaga marunong ka maglaro ng trailer para hindi mo ma-block yung mga daanan. Yan, kasi mayroon dun gutter island. And yan, dito sila dadaan din dun sa kabilaan. Yan yung karga natin, 5. And yan yung nag-unload sa atin. Yes, kuya. Pilipino. Pilipino to si kuya. And yan, o. Dito siya nagtatrabaho sa gray bar. And ito yung i-unload natin lahat sa nila yan. And then, sa Edmonton na lahat yon. Yun na sa naka-tarp. And ito yung nag-unload sa atin. Dalawa silang forklift chariot express. Yan, o. Kung nagtataka kayo guys, hindi ko sinagad dito. Kasi kung isasagad ko, mabablock ko yung ano doon, yung kalsada doon. Yan. Kasi pag sinagad ko siya, inatrust ko ng ganun. Inatrust ko, may hirapan, mabablock ko na yung ano, yung kalsada doon sa kabila dahil kailangan ko. Pag ina-trust ko pati no, do, kailangan ko i-straight to. Bali, i-straight siya, tapos itong truck mapupunta doon, and mabablock na. Kaya nakaganyan lang siya. Hindi ko na sinagad. Medyo may tagal-tagal lang yung pag-unload dito. So yun guys, grabe ang lamig dito sa Calgary. Buong Canada, sobrang lamig na. Yun lang, update lang, and share ko lang. Kailangan pag gumawa kayo ng B-train, lalo na kapag wala kang taga-senyas,
kailangan focus lang and chill para hindi ka mawala sa diskarte. Kasi kapag na bad trip ka or nawala ka, nainis ka, mawala ka sa diskarte, guys. Yun lang ang technique doon. Kailangan relax lang, kahit matagal mo atras, relax lang para sa mga baguhan. Yun yung sinasabi ko, guys. Kailangan hindi talaga i-block kasi may trailer na umatras.